Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ang Golden State Warriors ay pinapangunahan ng kanilang tatlong core player na si Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Ganun pa man sa kanilang championship run last season ay may mga surprise key players din sila o mga player na biglang nag-step up at tumulong sa kanilang core players. Ilan na lamang dyan ay si Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., Gary Payton II, Kevon Looney at Jordan Poole. So focus muna tayo kay Jordan Poole mga kaibigan. Noong regular season pa lang ay nakitahan na nga siya ng potential na maging isang mahusay na player. Ngunit na magdamo nga ng injury si Steph Curry, dito talaga umangat ang level of play ni Poole hanggang sa first round ng playoffs. To the point na kinailangan manggaling sa bench ng two-time MVP Stephen Curry. Dahil takot din nga mga kaibigan si Steve Kerr na masira ang kanyang momentum dahil malaking bahagi na din talaga siya ng kanilang mga panalo. Well, magaling na nga si Poole mga kaibigan, ganun pa man may mga bagay pa nga siya na pwedeng ma-improve tulad ng kanyang decision making at depensa, at ito nga ang hamon sa kanya ni Steve Kerr. Ayon sa multiple time champion, head coach and player, hindi niya nga daw alam kung may magagawa pa ba si Jordan Poole upang step up ang kanyang opensa. So ang ma-improve niya nga daw talaga ay ang depensa. Sa playoffs nga daw ay nagpapakita na ito ng potential na maging mahusay na two-way player. Ngunit hindi niya pa ito nagagawa ng consistently. Kaya naman ito na daw ang next step para kay Jordan Poole. Well, tama naman si Steve Kerr dito. Ang Warriors nga ay isang team na may magandang sistema sa opensa. Lahat nga nakakahawak ng bola at napakadami ng options. Ganun pa man, yun nga lang talaga. Hindi niya mamamaximize ang kanyang galing sa opensa dahil madami ang iba't ibang options. At kailangan niya din talaga manggaling sa bench dahil kay Steph Curry at Klay Thompson. So ngayon nga ay dito na papasok ang tanong kay Jordan Poole. Pwede siyang sumugal at umalis sa Warriors next year at mag-ala James Harden na makakabwelo siya sa isang team kung saan siya ang main option. Pwede din siya matulad kay Harrison Barnes na hindi na nga nakalapit kahit sa West Finals man lang simula nang umalis siya sa Warriors at maging main option ng isang team. O mananatili siya sa Warriors bilang six man ngunit malakas nga ang chance na magkampiyon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Karl Anthony Towns. Nag-iwan nga siya mga kaibigan ng mensahe na nagpataas ng kilay ng madaming NBA fans. At yan nga ay nang sabihin niya na isa siya sa mga pinakamagaling na offensive players at talents na nakita natin sa kasaysayan ng NBA. Sinabi niya din na si Rudy Gobert ay isa sa mga best defensive players na nakita natin sa 75 years ng NBA at patunay na lang umano dyan ang kanyang mga awards. Kaya naman ang kanilang tandem umano ay may matinding talento. So ayun nga po mga kaibigan, isa nga ito sa mga controversial statement ni Towns. Noon nga ay sinabi niya din na siya ang best shooting big man sa kasaysayan ng NBA kung saan natawa na lang nga ang iba at kinumpara siya kay Dirk Nowitzki. Sang-ayon ba kayo sa payag ni Karl Anthony Towns? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.